Nagising si Eunice, nauhaw-nauhaw sa kalagitnaan ng gabi. Tumayo siya at lumabas ng silid. Maulan-ulan sa labas. Papasok na siya sa kusina na makarinig ng anasan doon. Boses ni Thunder, pero hindi si Lola Flo ang kausap. Nagpigil ang tangkang pagpasok niya sa kusina. Sa halip, sumandal siya sa dingding na humahati sa kusina at sala. Alam niyang mali, pero tila may humahatak sa kanyang makinig. "I am worried, Robin," she heard Thunder's voice. "Mukhang alam na nilang nandito lang ako." "Nonsense, pare. Alam natin parehong kaya mo silang labanan," sagot ng tinawag na Robin. "I am not worried about me. Noon pa man, andan ako sa kata ng mga mangyayari. Ang ikinatatakot ko ay ang mapahamak ng dalawang babae," he sighed. Kumabog ang dibdib ng dalaga. "So, totoo ngang may mga kaaway si Thunder? Gusto mo ba isama ko na rin ang dalawang yan?" "Si Lola Florencia, madaling maintindihan to pero ang bisita ko." Alam ni Eunice, siya ang tinutukoy nito. Wala siyang alam dito. At hindi mo lang alam kung gaano katigas ang ulo niyon. Hindi yun papayag sa kahit anong sasabihin ko na hindi nangungulit ng pariwanag. "Thunder, pare, you are overreacting. Pwede mo namang pauwiin yun sa Maynila o kung saan man siya galing. Hindi ganun kadali yun. Ang gusto niya, ihatid ko siya sa salakot. Akala niya kinidnap ko si Ivory." Napakunot ng noor si Eunice. Mali ba siya ng dinig? "Anong ibig mong sabihin?" "May nakakita sa akin na kasama ko si Ivory at inakala nilang kinidnap ko siya. Pakiramdam niya, nahilo siya. Tama ba talagang narinig niya kay Thunder? Alam ba niyang ikaw si Matang Uwak?" Napatutop siya sa bibig upang wag mapasigaw. "Si Thunder? Si Matang Uwak? Kung gayon, hindi pagkakataon lamang ang pagkakaroon nito ng peklat sa gilid ng mata. Ang tanga-tanga niya. Matang Uwak? Parang matangsing itim ng uwak. Hindi ba't yun ang pinakatampok sa mukha nito? Pero paano nangyari yon? Si Matang Uwak, isang pusakal. Si Thunder, he was too gentle to be an outlaw. Hindi niya malaman kung anong iisipin. Nagmamadali siyang umalis sa kinalalagyan dahilan upang matabig niya ang isang vase sa ibabaw ng mesa. Pililit niyang saluhin yon pero hindi umabot ang kamay niya. Sa ginawi, nawalan siya ng balanse at nabuwal. Napaupo siya sa sahig. Gumawa ng ingay ang pagbagsak niya at ng vase. Ouch! Napahiyaw siya sa sakit nang bumagsak siya sa sahig. Una ang may pasapang pawit niya. Kasunod ang paglapit ng dalawang lalaki. Buko na siya. "Eunice!" Nailamo si Thunder ang palad sa muka kasabay ng sunod-sunod na mura. Bumuka ang bibig nito pero wala namang nasabi. She cleared her throat. Nasaan si Ivory? She was glad she was able to speak kaya mas gusto niyang umiyak. She felt betrayed. All along ito lang palang hinahanap niya. "Eunice, hindi ko siya kinidnap." Umupo ito sa tabi niya. Pilit hinahawakan ang mga kamay niya. Tinalis niya ang mga iyon. "Hindi yun ang tinatanong ko. Nasa akin." Napalingon siya sa lalaki sa tabi nito. Ito rin ang bumisita noon sa binata. Halos kasing kangkad ito ni Thunder, pero mas malaki ang katawan. Mas mapasyaw din ang pagkakayumanggi. "My name is Robin." Inilahad ito ang kamay sa kanya, ngunit hindi niya yun pinansin. Sa halip, nilingon niya si Thunder. "I am giving you 5 minutes to explain," mariin niyang sabi. Amused na binawi ni Robin ang kamay, pagkatapos ay nagibit balikat. Eunice reminded him of somebody sa ginawi nito. "Doon tayo sa loob," ani Thunder, at tinabot sa kanyang kamay upang tulungan siya sa pagtayo. Pinalis yun ni Eunice matapos bigyan ito ng matalim na tingin. "Kaya kong tumayo mag-isa," aniya kahit ang totoo ay nananakit ang kalamnan sa puwitan. Nagpatiuna na siya pagpasok sa kusina. She heard Robin murmur to Thunder, "You've got yourself a tigress, pare." Nilingon niya ang mga ito, inirapan, saka lumakad muli. "Hindi ko alam kung saan magsisimula," ani Thunder. Magkakarap sila ng tatlo sa mesa sa kusina. Hindi sumagot si Febby. Inigup niya ang kape sa tasa. "You heard it right. Ako si Batang Uwak." Parang hiniwa pa rin ang puso ng dalaga sa pag-amin nito. "Pero hindi na ako miyembro ng salakot." "What do you mean? Ikaw ang leader nila, di ba?" "Ang salakot kasi, binuo ng tatay ko, si Tasiano Trillanes. Nang mamatay siya, ako ang tinalagang kapalit niya. Pero marami yung umalma sa desisyong iyon dahil masyado para akong bata at wala raw akong alam sa pinaglalaban nilang prinsipyo. Pero ang majority ng grupo ay pumayag." She listened well habang pinag-aaralan ng mga emosyong naglalaro sa mga mata ni Thunder. "Ang hindi ko alam, may maliit na grupo na pala sa loob ng salakot ang gumagawa ng kung ano-anong labag sa panuntunan namin. Di ba rebelde kayo?"
Ang totoo, vigilante kami. Binubulgar lang namin ang mga katiwalaan sa gobyerno. Sabi nila, pumapatay kayo ng politiko at nagnanakaw. Umiling si Thunder. Yan ang mga ginagawa nung ilan sa amin. Pero wala akong alam doon. Nang mabalitaan kong tungkol doon, kinausap ko sila. Pero nagalit sila sa akin at pinagplanuhan nilang patayin ako. Sinunog nila ang bahay ko. Mabuti nilang nakatakas ako dahil na rin sa tulong ni Robin. Siya rin ang nangangalaga kay Ivory ngayon. Hindi malaman ni Eunice kung anong iisipin. Anong kinalaman niya dito? Tukoy niya sa kaibigan. Kaibigan ko si Ivory, he answered. Tinawagan niya ako noong isang araw sa bahay ni Robin at hiniling na magkita kami. Ang akala ko paalalahanan niya lang ako tulad noon kapag may nababalitaan siyang masamang nangyayari sa grupo. Pero pagdating ko doon, sinabi niya sa akin lumayas siya sa kanila at gusto niyang sumama sa akin. Tila tumigil ang paghinga niya. She remembered a time when Ivory told her about her childhood crush. Ito yung kalaro nito kapag nagbabakasyon kasama si Tita Dulce na ayon dito'y minamahal nito hanggang ngayon. Alam mo, Eunice, he made me feel so special. Feeling ko ang ganda-ganda ko kapag tinititignan niya ako at napaka-gentleman niya. Nalukot ang kanyang mukha sa pagkakita sa itsura ng kaibigan. Nakapanganong baba ito at nakatitig sa kawalan. Her eyes were twinkling. Ang corny mo naman, she said. Hindi mo naiintindihan kasi hindi mo pa nararanasan. Pag nagmahal ka na, you would know. Makita mo lang siya, ang saya-saya mo na. Ngayon, naiintindihan niya lang sinasabi ng kaibigan. Parang pinagpupunit-punit ang puso niya. How could fate be this cruel? She fell in love with her best friend's only love. Nandito kami sa gubat para magtago at delikado kung madadamay si Ivory kaya nagpa siya akong ipakiusap kay Robin ang pangalaga sa kanya. Wala nakakaram sa mga salakot na kaibigan ko si Robin at naisip ko yun na makabubuti para sa kanya. Ayaw niyang umuwi at ayaw niya rin pumunta kay Tia Dulce pero ayaw ko mapahamak siya sa pagsama sa akin. Narinig niyang sabi nito. Dahil mahal mo rin siya, pinigil niyang lalong manlumo. Kaya pala ayaw kang mapuntahin ni Lola sa bayan dahil makikita ka doon ng mga salakot. Tumango ito. Kaya nga kailangan mo rin umalis. Paano kung ayoko? Umiling ang lalaki. Madadamay ka lang. Akala ko ba nakita rin nilang kasama mo ko? Whether we like it or not, I am part of this. Eunice, please. Helplessness showed in Thunder's face. Pasasamahan na lang kita kay Robin para magkita na kayo ng Ivory. Tapos sabay na kayong umuwi ng Maynila. Tumayo ito, tila tinapos ang usapang iyon. No, ayoko, she shouted. Humarap itong muli. Akala ko ba gusto mo siyang makita? She is in good hands, right? Nilingon niya si Robin na ay tahimik pa rin nakikinig. Dahil kung hindi, hindi mo naman sa'y pagkakatiwala sa kanya, di ba? Dahil mahal mo siya. Dagdag muli ng isip niya ni Eunice. Huwag kang matigas ang ulo. Madiin ang bawat salitang binitawan nito. Ako na mismo maghahatid sa iyo kay na Robin mamayang gabi. End of discussion. Tumalikod itong muli. Hindi ako papayag. Matatag niyang sigaw. Nakalimutan niyang madaling araw pa lamang at maaaring magising niya si Lola Florenza sa lakas ng kanyang boses. Kung kinakailangan buhatin kita o itali, gagawin ko. And he meant it. Tiyak niya iyon. Nang gabing yon, nakahiga lamang siya kama si Eunice. Hindi siya naghapunan. Ang sakit pa kasi ng balakang ko. Nabugbog po yata nung sumakay ako ng kabayo kahapon papuntang bayan. Alibay niya kay Lola Flo. Naniwala naman ito at di na siya kinulit. She was praying na papaniwala niya si Thunder at tinang hindi na matuloy ang pag-alis niya. Pero nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto na silid niya at iluwano yun ng binata. Tumayo ka na dyan. Thunder, kung iniisip mong mapapaniwala mo ako ng drama mo, nagkakamali ka. Madiin itong sabi. Ayoko. Napasingap siya nang padas itong haltakay ng gumot niya at pabilis na sabi. Binuhat siya papalabas ang silid. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Ayoko umalis dito. Hindi siya iniintindi ng lalaki at talidaling isinakay siya sa kabayo. Nakakainis ka talaga. Walang tigil ang bibig niya sa pagrereklamo habang naglalakbay. Ayoko nga sabing umalis dito. Eunice, could you please shut up? Ano ka ba? Hindi yan na napigil ang mapaluha. Ayoko sabing umalis sa kubo. I want to be beside you kapag dumating yung mga kaibigan mo. Gusto rin kita ipagtanggol, don't you understand? Eunice, she heard him sigh. Huwag mo akong iwan doon. Inawakan niya na mahigpit ang braso nitong nakapulupot sa bewang niya. O kaya, doon na tayo pareho. You have to stay there too. Pakiusap pa niya. Walang kasama si Lola. Basta,
Gusto na niyang magpapadyak sa inis. Parang gripo na ang pagbalong ng luha niya. Ipasundo mo na lang siya kay Robin o kahit sinong hindi kilala ng sarakot. She felt his arms embrace her waist tighter and his lips kissing the top of her head. I am going to be alright. No! Umiling siya. He chuckled. Come on, Angel. Hindi ka ba naniniwala ang kaya kong protektahan ang sarili ko? Pero Thunder, I understand how you feel. I feel the same way too. His voice sounded more gentle now. Nag-aalala kang baka ito ng huling beses na magkikita tayo, di ba? Thunder, please. Her voice was pleading. Don't worry. Magkikita tayo ulit. Titiyakin ko yan sa'yo. Nagulat sila nang lumingon sa kanila si Robin. Nauna na ito ng ilang metro sa kanila. May mga salakot, mga 20, nakaabang sa daraanan natin. His face looked worried. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi ko malaman kung may balat ka ba sa puwet o ano. Himotok ni Thunder habang naglalakbay sila pabalik sa gubat. Mula na makilala kita, puro malas ang inabot ko. Nagdesisyon silang bumalik na lang muli at ipagpaliban ng paghahatid sa kanya sa bahay ni Robin. Ang kaibigan nito na lamang umuwing mag-isa. Ibabalita ron nito kay Ivory ang pagkakakita sa kanya. Siyempre, tuwang-tuwa siya. Yun talagang gusto niya. Pero nagagalit to dahil nasunod din siya sa bandang huli. Tiningala niya ito. At siya pang sinisi? Tama ba yun? Pasalamat ka, gwapo ka at mahal na kita. Kung hindi, tinulak na kita palapag sa kabayong to. Napalitan ng takot ang ngitit niya nung mamata ng isang grupo ng taong nakaharang sa daraanan nila. Mga salakot! Napahina si Thunder sa renda ng kabayo at napatili siya ng tumaas ang dalawang paa sa harap ng kabayo. Akala niya mahuhulog na siya. Akala mo siguro, matatakasan mo kaming basta-basta, no, matang uwak? Anang isa sa mga ito. Thunder, isiniksik niya ang sarili sa dibdib nito. Kamatay na nila, she realized. Gumanti ito ng yakap. Shhh, huwag kang mag-alala. Kaya natin to. Natatakot ka na ba? Marahang lumapit ang lalaki sa kanila. Dapat, dahil tatapusin ka na namin ngayon. Dito mismo. Pabayaan ninyong mailayo kong babae at pagkatapos lalabanan ko kayo. At bakit? Nangaasar na tanong ng lalaki. Wala kaming nakikitang problema tungkol sa kanya. Wala siyang kinalaman dito. Huwag niyo siyang idadamay. Bumaba si Thunder sa kabayo. Binuhat siya saka tinago sa likod ng malaking bato. Dito ka lang, sabi pa nito. Thunder, puro ng luha ang mukha ni Eunice. Humigpit ang hawak niya sa braso nito. Ayaw niyang iwan sa nito. Natatakot siyang baka kung mapano pa ito. Apat na makakalaman nito at halos doble ang laki ng katawan dito. Gaano man to kalakas, hindi nito kakayanin na mga yon. Baka mapatay pa ito. Lumatay ang lungkot sa mukha ng lalaki. He reached for her and hugged her tight. Eunice, hinalik-halikan nito ang buhok niya. I'm so sorry. Nadami ka sa gulong to. Tilingala niya ito. Wala pa rin tigil sa pagdaloy ang kanyang mga luha. Huwag mo akong iwan, she begged him. Thunder smiled tenderly. Bumaba ang mukha sa kanya. He kissed her lips so sweetly at muling bumalong ang luha niya. Suddenly, she was certain. She loved him. Mag-iingat ako, he said, caressing her cheeks, wiping her tears. Para sa'yo. Lalo siyang naiyak habang pinapanood ang paglayo nito. Hindi siya nagkamali kanina nang maisip niyang mahihirapan nito sa apat na iyon. Halatang sanay sa labanan ng mga yon. Bawat tama ng suntok na tinatamo nito, doble ang sakit na nararamdaman niya. Napahiyaw siya na makitang hawak ito ng dalawang lalaki sa magkabilang braso habang isang lalaki pang umuunday rito ng sunod-sunod na suntok. Thunder! She shouted in horror. Nalulugmok na ito at tuguan. Maya-maya nakita niya isang lalaki na naglabas ng patalim. Bago pa siya nakahuma, naisaksak na iyon kay Thunder. Tinamaan ito sa kanang bahagi ng tiyan. Tinakbo niya itong mabilis, pero may humarang sa daanan niya at bigla siyang niyakap. Bitawan mo ko! Nagpipigla siya upang makawala rito pero malakas ang lalaki. And then she heard him speak. It's me, Eunice. Are you alright? It was her boyfriend. Jaime? Kumala siya rito at tinigilan ng kaharap. Anong ginagawa mo dito? Bago pa ito nakasagot, narinig niyang sumigaw ang isang tinig. Huwag kayong kikilos ng masama. Nilibot niyang tingin at nakita ang ilang miyembro ng militar. Isa-isang dinampot ng mga ito ang mga miyembro ng sarakot. Napalingon siya kay Thunder. Bit-bit ito ng dalawang militar sa magkabilang braso. Duguan ang mukha nito. Parang sinaksak ang puso niya sa nakita. Thunder! She cried aloud. Pinipilit niyang kumala sa yakap ni Jaime pero hindi siya nito binitawan. Bitiwan mo ko, Jaime.
Thunder! Siya si Matang Uwak! Siya ang kriminal na tinawag mo sa akin. Natigilan siya. Go God! It was all her fault! Thunder! She shouted again. Eunice! Thunder was shouting her name habang bitbit ito ng mga militar. Wala na halos itong tinig. Tumahimik ka. Sabay ng isang lalaki dito, pero patuloy si Thunder sa pagtawag sa kanya. Pinalo ito ng baril sa ulo. Wag! She cried helplessly. Pilit siyang kumakawala kay Jaime, nahawak pa rin siya sa bewang. Kinalmot niya ang braso nito at nagawa pa niyang makalaya rito. Thunder! Nagawa niya makalapit at hinaplos ang duguan nitong mukha. Ngunit iniiwas ito iyon sa kamay niya. He looked at her and then at Jaime's hand that was holding her arm again. Then he smiled bitterly. Narinig ko ng totoo. Ang galing mo. Napaniwala mo ako doon. She held her breath. Galit ang nasa mga tanang lalaki nang tumingin sa kanya. You deceived me. Parang biniyak ang puso niya. Thunder, she said. Hindi kita niloko. Pero, hinila na ito ng militar at pinasok na ng sasakyan ng mga ito. Thunder, hindi kita niloko. Importante sa kanyang marinig nito ang panig niya. It's okay, sweetheart. Pigil pa rin sa kanyang nobyo. Mga otoridad nang bahala sa kanya. Umandar na papalayo ang sasakyan ng mga militar. Gusto niyang habulin yon pero ayaw siyang bitawan ni Jaime kahit anong pigla sa panalaban niya. Eunice! Sumunod niyang narinig ang tinig ng kapatid. Are you alright? Tanong kaagad nito nung makalapit. Gusto niyang isigaw rito na hindi pero hindi siya makapagsalita. Sinaktan ka ba ng matang uwak na yon? Tanong muli nito. Umiling siya. No, kuya. No, he's innocent. Wala siyang kasalanan. Sabihin mo sa mga otoridad na wala siyang kasalanan. Niyakap siya ni Kobe. Ano bang sinasabi mo? Yun ang leader ng mga killers. At pagnanakaw dito. I love him, kuya. Tila walang lakas na napaupo siya sa damuhan. Thunder. It was the last time that she saw him. Mula nung araw na yon, halos wala nang ginawa si Eunice kundi magulong sa silid at mag-iiyak. Pansamantala siyang huminto sa pag-aaral. Nag-aaral naman hindi nagtanong ang mga kapatid niya. Pati si Jaime nawala na rin ang gana sa kanya. Ito lang ang kusa nagpahiwalay sa kanya. She did not hear any news about Thunder since then. And she felt so guilty, thinking that he was suffering because of her. Matagal na panahon niyang iniyakan yun. Many months after, she realized life had to go on. Nag-aaral siyang muli at nagtapos. Ayaw na niyang bigyan ng problema mga kapatid. Noon din niya nabalitang sa California pala ay magpapatuloy ni Ivory ang pag-aaral nito. Gayunpaman, patuloy ang communication nila. Kapag kasamang pamilya, nagagawa niyang umaktong katulad noon. Makulit, masayahin at pilya. Kaya inisip ng mga ito marahil na nakarecover na siya sa mga nangyari noon. Pero hindi alam ng mga ito kapag nag-iisa siya. Iniiyakan pa rin niyang nakaraan. She just could not get over it completely. She was never the same person again. She knew she was missing something, like an important part of her being. She loved Thunder, and she still does. Thunder! Nabasang muli ng luha ang unan niya. Huwag mo akong iwan, sigaw ni Eunice. Niyugyug niya ang balikat ng lalaki na nagdada sa kanya sa mga kawan ng gobernador. Tinamaan ito ng baril habang patakas sila sa kulungan. Nakadagan pa rin siya rito. Yun ang ayos nila nang bumagsak sila. Oh, please! Katulad ng inaasahan, napakagwapo ng tagapagligtas niya. Kahit ang mahabang peklat ito sa gilid ng kanang mata, ay hindi nagawang bawasan ang taglay nitong kagwapuhan. Her tears fell on the man's cheek. She wiped it off with her hand. Please don't die, she whispered. Mahal kita, mahal na mahal. Eunice, Eunice! She was sobbing in her sleep. Ang tinig na iyon ang nakapagpagising sa kanya. Dumilat siya. Nagulat siya pagkakita kay Thunder na nakaupo sa gilid ng kama niya, hawak ang dalawa niyang balikat. Napabalikwas siya. Otomatikong tinakip niya ang kumot sa sarili. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Kanina pa ako sa labas. Tawag ako ng tawag, yun pala, tulog ka pa. Paano ka nakapasok? Tanong niya pagkaubos ng tubig. Sumandal siya sa headboard. Nalimutan niyang bilang matang uwak, marami itong kayang gawin. I'm sorry, tinanghali na naman ako ng gising. Tumayo siya at binuksan ang closet. Give me 20 minutes tapos bababa na ako. Tumayo na rin si Thunder and he smiled at her tenderly. You can take your time. Magkakape lang muna ako sa ibaba. Tumalikod na ito. Marami siguro nangyaring pagbabago dito, pero ito pa rin ang lalaki nakakapagpalambot ng tuhod niya sa isang titig lamang. Nang makaligot makapagbihis, bumaba na ang dalaga upang maghanda ng almusal. Pasensya ka na.
prito lang ang kaya kong luto eh. Thunder said nang maabuto nito sa kusina. He looked so handsome wearing her apron at may hawak na siyanse sa isang kamay. Dinamampot siya ng isang loaf ng tinapay at pinalaman na ng sunny side up nitong palpak. Kinagatan niya iyon. Masarap naman ah. She smiled at him. Tara, tama na yan. Kain na tayo. He gave her his killer smile bago hinango ang pinilitong hot dogs. Napansin niya nagtitimpla ito ng isa pang cup ng kape. Napatayo siya. Let me do it for you. Okay, sabi niya saka umupong muli. She watched him as he fixed her coffee. What are you thinking? He asked, smiling. At gusto na niyang kulutin ang sarili para masigurong hindi siya nananaginip na naman. He was being so nice to her this morning at parang ayaw niyang maniwala dahil suplado at arrogante ito noong isang araw. Wala. Inabot niya mula rito ang kape at bumulong ng pasasalamat. Ilang saglit silang walang imikan habang kumakain hanggang sa narinig niyang nagsalita ito. Magdala ka nga pala ng dress mo, anito, or anything you can wear to an engagement party. May bumundol na ka ba sa dibdib niya? Sino ay kakasal? Si Ivory. She arrived yesterday at inimbita ka niya. Talaga? She was genuinely happy for her best friend. Naibalita na nito yun sa kanya last week. Hindi lang binanggit kung sinong fiancé nito. Secret daw muna para ma-surprise siya. Kakilala raw kasi niya. Natigilan siya. Nandoon sa San Agustin si Ivory at ikakasal sa kakilala niya. Si Thunder ang nagbalita sa kanya. Unti-unting nawala ang ngiti niya. Hindi kaya ang dalawang ikakasal? Congratulations, I'm happy for the both of you. She was surprised na nagawa niyang sabihin iyon sa binata. Thanks, he smiled. Parang may nagtarak ng punyal sa kanyang puso. Nakakailangan takitaymikan sa loob ng kotse habang nagbabiyahe sila. Diretso ang tingin ni Thunder sa daan habang si Eunice ay sa labas ng bintana nakatitig. Kamusta ka na, Eunice? He asked gently. Paglingon niya, she met his eyes. I'm okay, she said. Pilipilit gawing kaswal ang pagsasalita. I heard you will play psych in a play? Eunice was surprised again. She was not expecting na alam nitong umaarte siya sa teatro at alalok nga siyang gumanap ng psych para sa gagawing Cupid and psych. Come to think of it, maaaring naikwento rin yun ng kuya niyang nagpe-playing Cupid. I saw Medusa last month. Ang galing mo nga eh. Ang tinutukoy nito ay ang huling ginawa niyang play where she played Andromeda, Perseus' love interest. Did you? Gulat na tanong niya. Ngumiti ang lalaki. Huwag mong sabihin, hindi mo ako napansin. Nandun ako sa front row noong first night. Napatingin ka pa nga sa akin eh. Ikaw yon? There was a moment during the show. Muntik na niyang malimutan ang kanyang linya. Napatingin kasi siya sa audience at napatitig sa isang tao sa front row. Their eyes met and she thought she saw Thunder. Nakalimutan niya ang linya niya at mabuti na lang nakabawi siya. Pagkatapos ng show, hinanap niya ito pero hindi niya nakita. Inakala niya tuloy na namamalik mata lamang siya. Ngayon alam niya na, si Thunder pala talaga yon. That made her smile. Kayo ni Jaime, kailan kayo magpapakasal? Direct ang tanong nito. Kala kasi nito'y pinagtulungan nila ito. Wala pang plano sa ngayon, she said, naisipang ibangon ng pride. Siguro mga next year pa. Tinatapos pa niya kasi ang term niya eh. He is planning to retire early from politics na dapat lang dahil ayaw ko magkaroon ng asawang. Napahiyaw siya na bigla nitong tapakan ng break. Balak mo ba akong patayin? She asked angrily. He just looked at her habang tila nagbabaga ang mga mata sa galit. Humihingal din to. He opened his mouth to say something but he decided na hindi na yun ituloy. Sa halip, binalik ang atensyon sa daan at pinandar muli ang kotse sa katamtamang bilis. I'm sorry about that. May pusa kasi biglang tumuwid. Halatang pinilit lamang nitong kumalma. Ipinikit niya mga mata. Gusto niyang matulog pero gising na gising naman ang diwa niya. Lahat din ng senses niya ay nakalerto. Oh Lord, this is torture. Kanina pa niya gustong isandal ang ulo sa dibdib ng kasama. Katulad ng ginagawa niya noon. Nais niyang iyak doon ang lahat ng hinanakit, pagsisisi at lungkot na naranasan niya nung wala ito. Kasama na rin ang pag-aalala niya sa kalagayan nito. Dagdag pa ang sakit na kanyang naramdaman ngayong nalaman niyang ikakasal na ito sa mismong best friend niya. How ironic, naisip niya. Tulog ka na ba, Eunice? She heard Thunder ask. Hindi siya sumagot. Piniling magtulog-tulugan. She heard him sigh deeply at tila yun din ang gusto niyang gawin. Sana po makatulog na ako, she prayed. Pero tuksong pumapasok sa isip niya si Thunder, kasama si Ivory at masayang-masayang dalawa. We're here, anunsyo ni Thunder habang ginigising ang kasama. Wake up! Finally,
Gustong sabihin ni Eunice. Akala niya hindi na matatapos pang biyaheng yun. Nagtulog-tulugan siya sa loob ng kung ilang oras at tila sumakit ang ulo niya. Kaninong bahay to? She asked nang mabisa ng bahay sa kanyang harapan. It was a two-story house painted in white. Nakatayo sa ibabaw ng burol. May hagdanan paakyat na gawa sa bato. Humigit kumulang 30 ang baitang niyon. Sa paligid, maraming magagandang halaman at bulaklak in different colors. Mine! Ipinagbukas siya nito ng pinto ng kotse. Nakalalay rin ito habang paakyat sila ng mataas na hagdanan. Ang ganda! She exclaimed nang matingnan sa malapit ng bahay. I am glad you liked it. Nakangiting sabi nito. Mayroon pa sana siyang itatanong na makarinig ng malakas na tawag. Oh God, you're here! It was Ivory. Galing to sa bahay at tumatakbo papalapit sa kanya. I've missed you, best friend. Ivory! Nagyakap sila, mahigpit na mahigpit. It had been 3 years since ulit sila nagkasama at namiss na ng husto ang company nito. Hindi naman kasi sapat ang kamustahan at sulatan lang. Sa naisip, hindi niya napigilang mapaluha. Marami rin siyang pagkukulang dito, alam niya. Nang kumawala siya at titigan ito, nakita niyang umiiyak din to. Nagkatawanan sila habang umiiyak pa rin. Iyakin ka na rin ngayon, ani Ivory. Nahawa ka na sa akin. Muling bumukal ang luha niya. Hindi lang nito alam kung gano'ng karami ang iniiyak niya gabi-gabi mula nang huli sila magkita. Ang ganda-ganda mo ngayon, Ivy, she said. You're blooming. In love eh, she said sabay tawa. Parang tinusok muli ang puso niya. Inaya siya ng kaibigan sa loob ng bahay habang nagkukwentuhan. Napansin niya si Robin sa sala. Binati siya nito. Ngiti lang ang nasagot niya dahil kaagad inago ni Ivory ang atensyon niya. Ang sexy mo ngayon, loka. Parang in love ka rin. Kamusta na ba kayo ni Jaime? Kailan kayo magpapakasal? Nahawa siya sa excitement ng kaibigan. She was really happy to see her. Yet sa kaloob-looban niya, she felt like dying. Pinilit niyang itaboy iyon. She felt guilty that she couldn't be 100% happy for Ivory. Nalimutan niyang pagsasentimiento nang marinig ang pangalan niya. Eunice! Napalingon siya. Isang tao lang kilala niyang binabanggit ang pangalan niya as Eunice. Lola Flo! Napatakbo siya patungo sa matanda at niyakap ito na mahigpit. Ang ganda-ganda mo lalo ngayon, apo! Sabi nito habang binibistahan siya. Kayo nga dyan, donya na donya na kayo. Nakasuot din to ng house dress si Lola Flo, gano'n nakasanayan, pero halatang mamahalin ang suot nito ngayon. Ang mukha nito tila bumata ng kung ilang taon. Lagi siguro kayo nagpapaspa ngayon, ano? Napatawa ito. Namiss kong pahungulit mo. Ako din po, namiss ko rin kayo. Ay nako, bakit ba ako chika ng chika sa'yo dito? Parang may naalala ito. Ang niluluto ko nga pala. Ang mabuti pa magpahinga ka na muna sa itaas. Mamaya na tayo magchikahan pagkakain ng tanghalian. Hindi yan napigilang mapatawa sa bokabularyo ng matanda ngayon. Nagpaalam siya sa lahat at tumakit na sa second floor ng malaking bahay.